Hello guys, magandang araw po sa atin lahat. Hello guys, magandang araw po. Kumusta po kayo? At patuloy po ang ating paglingap para po sa ating mga kababayan guys. Ngayong araw guys, papasyalan po natin si Tatay Bevincio. At meron po tayong mga sponsors na naghandog po ng suporta at pagmamahal para po sa kanila guys. Andito po tayo sa garden po ni Tatay Bevincio. Makikita po natin yung kubo nila dito sa likod natin. Pupuntahan po natin siya at kukumustahin po natin siya. Sige, Alika Tatay. Okay po. Andahan ka lang dyan, sir. Opo, meron silang pinakabakod. Opo, para 15. Ano talaga yung garden na may bakod. Ang daming halaman dito ni Tatay. Opo, parang mga bago pang tanim. Mga bagong punla, no? Opo, yung mga sili daw yan. Ito naman mga sitaw. Ayan, guys. Ayan. Ganito pala yung pagkatanim, sir. Kailangan may naka... Dapat ganun yung gawin mo sa inyo, Tatay. Opo, para yung mga yung damo para hindi agad tumubo. Tao po. Magandang araw. Magandang araw po diyan, Tatay Bevincio. Nandito na, Kumusta na po? Umaga. Kumusta na, Tatay? Ito nagpapahinga. Dahan-dahan nagtatrabaho unti-unti. Gumanda na po yung katawan ni Tatay ah. Opo, saka hindi na siya pera usog. Katulad dati na maputla. Ay, kumusta? Magandang araw. Opo, anong ginagawa niyo nanay? Ito, mag-aano sana, magbubuhok ng damo. Ayan, pahinga po muna nanay. Kakausapin mo muna namin kayo kahit saglit lang po. Ano? Hello! Anong ginagawa mo dyan, kuya? Apo niyo po ito nanay. Sumasama po lagi sa inyo. Minsan, doon din niya natutulog sa amin. Minsan na nauuwi sa kanila. Opo, at least meron po kayong kasakasama, no? Opo, meron din yan. Opo. Palagi yan hihingi sa amin ng ng gusto niya. Minsan pera naman. Sasabihin naman ng tatay lulo niya, wala namang akong hanap buhay ngayon. Oo nga, no? Sabi. Yan, siguro gusto niyang bumili ng merienda. Opo. Ayun guys. Sige nanay, dito po tayo. Nag-harvest ng sili. Ay, yung mga sili dati. Opo. Nabenta naman po lahat. Opo. Kulang pa nga. Talagang maraming bumibili, no? Opo. Yung dito po tatay, ano po yung itatanim dyan? Meron yan. Luya na yan. May luya na yan dyan. May tanim yan. Yung itim yun. Saan po? May na yan tanim. Ito. May nakalibing ng mga tanim palang luya yan, yung mga ganyan. Ayan guys. May mga uling. Paano po tatay yung uling? Pinaka-oxygen siya. Oh, ganun pala yun. Oo. Hinuhukay mo yan, katapos nilalagyan ng sa ilalim may fertilizer. Tapos, ito na ang baw-baw, lalagyan na ng uling. Ayan. Tapos, suhukay na naman, tatanimin na, tataniman. Opo, ayan Tatay Arturo, may nakuha tayong teknik kay Tatay Bevincio. Opo, parang ano, talagang pinag-aralan galing sa agriculture yan, sir. Oo. Ganun ang mga pamamaraan nila. Ganun pala yun. Yung sitaw na yan. Ito. Oo. Ayan, karaming sitaw ni Tatay Bevincio, guys. Talagang ito po yung pinagkakaabalahan nyo lagi. Opo, opo. Pero hindi na kayo nagsasanggot, umakit hindi lang niyo. Hindi na, hindi na. Huwag na muna Tatay, ganun. Mahina pa. Hindi ano pa na lang. Pa kaya mag-akyat. Yung mga pagtanim-tanim na lang muna. Yun ang pinaglilibangan ko. Opo, nandito naman po si Nanay Eli kahit pa paano naman. Nagagabayan at natutulungan po kayo, no? Opo. Kumusta na po Nanay? Ano, ito masaya na ngayon dahil ano naman yung ano ko, mister. Maganda ng katawan ni Tatay. Oo. Meron na siyang nakikita na sa kanya yung medyo malusog, lumalakas-lakas na. Pero hindi niya magagawa yung mga ginawa niya dati. Yung mga pag-akit ng niyog, no? Tapos yung pag-aararo. Opo. Hindi niya yung kakayanin. Hindi kaya, opo. Ayan guys, talagang patuloy po ang pagganda ng kalusugan po ni Tatay Bevincio. At masaya naman po kami para po sa inyo, Tatay. Opo, opo. Kasi... yun ang nakakasakit sa aking kalooban na kung hindi kayo, wala na ako yun.
naman. Kaya hindi na naman magayang tuhod niya. Mm-hmm. Hindi na po. Yung dito niyo, yung balikat niyo, hindi na yung sumasakit. Masakit pa dito. Masakit pa din. Okay. Mm-hmm. Mahirap kung itong bado ko, mahirap maano. May taas yung kamay niyo. Pag tanggal. Nag-follow up, check-up na po kayo, nanay? Wala pa sa ngayon. Doon sa follow-up check-up namin ng ng ika-15. Anong buwan na yan? Noong Febrero. Febrero na buwan. Ginresetahan akong parang Colgate. Colgate? O, parang Colgate. Parang ba? Gel. Gel yan. Pinipisi lang. Tapos? Yung pampahid na pinapahid. Wala naman kung na karamdaman na magbago. Parang siya, yung pin reliever, gano'n. Haplas. Inahaplas. Pag pinapahid sa niya, dito sa mga sa mga balikat, yung mga masasakit na parte ng niya. Pagpipi sila ng pinapahirap, parang malamig lang siya. Napaas. Baka pang relax lang siya. Siguro. Hindi naman sila, hindi naman mainit. Lamig. Malamig. Malamig lang siya. Siguro yun ang inano sa kanya kung ano yun sa niya nararamdaman. Siguro yan sa mga yung abisibin yung arthritis. Opo, siguro ganun, no? Oo. Kasi pag ko yan, yung kumakain kasi ito ng mantika, yung mga taba, magkakagabi. Siya. Dapat wag na muna tatay sa sinusumpong. Mga mamantika, yung mga adobo, no? Ay, naku, kumakain na. Talaga bawal ng ng taba. Para agad-agad po yung paggaling nyo. Dapat. Kasi matigas ang ulo ko. Yung mga bigay ng mga anak. Kahit anong ko sana ng lang, lalagain ko lang na sa tubig. Opo, papakuluan lang. Papakuluan lang. Nako, nagagalit niyan. Gusto lang may gata. Kahit naman daw kaunting gata. Oh, bawal din yung gata sa inyo. Kasi madalas yan, na lang siya, nagsasarili. Bawal din yung gata kasi. Opo, ayaan niyo po munang yung mga natural na pagkain lang, tatay, no? Yan sa kanya. Para mabilis po yung pag-recover ng katawan niyo. Isin mo lang muna, pag magaling ka na ay... Yun, tinanong ko yun sa doktor, ayaw daw... Huwag mo kumain ng taba. Bawal po. Bawal kung ano talaga yung sinabi. Tiis-tiis lang. Minsan kasi masarap po yung bawal no? Lalo na yung mga adobo Hindi mo matiis Yung ganyan yan talaga. Yung mga masasarap na pagkain. Yung karamihan pa ng madaya yan. Dahil mabilis yan makamatay pag nasubrahan na. Kaya nga po, dapat lang. Dapat ng high blood. Karami niyo pong gulay po dito, tatay. Pwede po tayong maggulay-gulay muna. Ayun. Yun ang ko, yun ang... Agituay. Ko yung... Gaway. Mm-hmm. Talbos. Arbula. Kasi titak. Marasit ko. Yun, niingat. Kung halimbawa, may taba, hindi naman ako gaano kumakain ng marami, medyo isang hiwa lang, maliit, makatikim lang. Kumbaga namimiss nyo lang yung masarap na pagkain. Makatikim lang. Opo, okay. Normal lang po yan, kasi namimiss ni tatay yung mga pagkain na kinakain niya dati. Napacheck up nyo po nanay yung kanyang braso, yung sumasakit. Yun nga, sinabihan ko naman yung doktor kako, sumasakit pa rin yung niya, mga balikat, saka yung dito sa tuhod, at saka dito. Opo. Nandito pa nga sa likod, sinabi ko, mayroon tumatas dito na yung hindi magpantay yung niya sa likod, yung buto niya dito, yung backbones yun, mayroon tumataas. Hindi na yung tabingi. Pilay yan siguro. Baka sa pilay. Nahulog ako noon. Nahulog kayo dati, tatay? Bata pa ko. Hindi man nahipahilo. Itong ito tumataas doon naman sa mababa naman dito. Opo. Kumusta naman po yung gamot nyo? Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy. Hindi na po talaga tayo nakahingi sa sentro, no? Wala. Wala na. Kaya hindi naman kung nag-uubo. Talagang... So, yung... Hipli, mga lumalabas. Talagang ganun po siguro yung sistema po nila. Buti na lang po patuloy po yung gamutan ni Tatay Bibincio bawat buwan. Nakakailang buwan na po kay tatay? Niyan pa matang
November. November, no? November, ano na ngayon? Marso na ngayon. Hmm. Ilang buwan daw po yan, tatay? Anim daw. Sabi ng doktor, anim. Yung baga. So, nakaka-tatlong buwan na. Mm. Or apat, no? Opo. Malapit na, tatay, matapos ang gamutan nyo. Malapit na. Kunting tiis na lang, no? Medyo na-excited na ako na matapos na yun na paggamot ng baga. Hmm. Makakatagay na kayo ng tuba. Joke lang po. Hindi ako nainom na. Hindi na kayo nainom ng tuba. Opo. Juice na lang at saka ano, madaming tubig, no? Talagang iniwanan ko yung kahit akong sa aakyat, nagsasanggol. Mm. Ang sigarilyo, inano ko na. Tagal na. Opo, huwag na po yung mga ganong bisyo, no? Wala na. Tagal na. Si Tate Arturo, kumusta naman ang kalusugan? Mukhang bagong pabas, ha? Sabi nyo kasi mapayat ako, kaya lang mapayat ako tingnan sa ano, sa video kasi po mahaba yung buhok ko. Ngayon mataba-taba na naman akong tingnan. Tatay, maraming nagko-comments na ang payat nyo na daw. Wala naman pinagbago sa katawan ko. Ngayon guys, medyo lumiit ka nga, tatay. Kasi stress ka masyado sa mga girlfriends mo. Hindi, kasi masyado lang loose yung baro ko kasi hindi ako mahilig sa ganito. Gusto ko sa baro ko kasi yung fit lang sa katawan ko. Ah, ganun ba? Kaya video pag tinitingnan niyo ako diyan dahil maluwag yung baro ko, ayan. Opo. Lalo akong lumiliit. Basta tatay, balance lang, no? Opo, kailangan po. Kaya gusto ko po kayo paminsan-minsan magpapahinga din sa mga gawain po natin sa mga kababayan natin. Opo. Kasi alam kong pagod-pagod din po kayo sobra sa paggawa ng mga pabahay natin. Opo, talaga po talagang nakakapagod pero talagang hindi natin maiwasan kasi kailangan natin yon. Nakakapagod na nakakatuwa. Si Tate Arturo po kasi, meron din po tayong mga binibigay na pananim sa kanya. Baka pwede niyong maturuan ng teknik kung paano yung paglago ng mga halaman niya. Pwede yan, pwede. Ayan, Tate Arturo. Opo. Ay, babalik muli ako dito, siguro sa isang araw, magtatanong ako kung... Mag-aaral kita ng mga nilalagay ng... Para may idea ka. Pagtanim. Para tumaba din pa yung lupa niya doon, no? Opo. Ano ng upa ng palay? Yun, inuuling. Pwede yun. Oo, inuuling yan. Magaling si Tatay Bibensyo sa halaman. Doon kami doon stock. Nandoon. Yung upa. Yung ipa ng palay. Pagpapalit. Yung galing paliran sa hangin. Meron pa nga doon sa, siguro, meron pa yan doon. Opo. Opo, tama-tama po yan ngayon. Dahil kaganin ng palay. Pagpalit na kami, mang iipunin. Opo, marami. Nag-ani na po kayo, tatay? Opo, isa pa lang kaparte. Paano yun? Mag-share kayo ng may-ari ng lupa? Opo, 1/4 sila. 1/4 yung sa kanila? Oo, kasi sa amin naman ang gastos. Ang mga fertilizer at saka medisina. Opo. Amin yan. Kumbaga gagamitin lang yung lupa nila, wala silang gastos. Wala. Wala Opo. Sila gastos. Ayan. Pwedeng magpinipig si Tatay Bibensyo. Pwede magpinipig. Ewan masarap ko kaya, yun. Pa ako magpinipig. Kasi mag-aani na naman. Mag-aani naman kayo, tatay. Lapit lang sa barangay, sir. Wow. Ang galing. Ilan sa ako yung tatay, yung naani nyo ngayon? Ano lang. Kuhan mo lahat, sobra mo lahat, 30 dito. 30 sa ako na palay. Nahati na po yun. Wala pa. Okay. Pwede na rin, tatay, dali, no? Mag-40. Mga 40 ka sa ako. Pag nagiling yung tatay, ilan po yun, yung 40? Ang isang sako, kalahati ang bigas. 20. Pwede na rin, no? Hindi ka nabibili ng bigas mo. Hindi. At saka masarap pa yung bigas natin kasi bagong ani. Opo, nakakatuwa guys sila, Tatay Bibensyo. Meron po silang mga palayan na inaani at meron din po silang mga halaman dito, mga gulay. Ayan. Meron po silang tungla ng sili, sitaw, saka doon po sa likod, nandoon po yung mga tungla nilang pantanim ng luya po. Opo. Magaan na po yung pakiramdam nyo, tatay? Medyo nagaan na. Opo. Kasi kung hindi lang yung balikat ko, gustong gusto ko na mag trabaho.
Yun lang talaga. Kaso yung lang, balikat po, no? Hindi na ano, naiakyat. Maski ang pagpalit ko ng ano, damit. Nahihirapan kayo. Mahirap matanggal. Abrel, Kinsey. Yung check-up niyo. Follow-up. Yun, pwede niyo pong itanong nanay yung sumasakit dito kay tatay, no? Tatay, meron po kaming ihahandog sa inyo. Galing po ito kay Tita Merly Season Santiagel ng Tekram with Pony Ali Fans Page Hong Kong Chapter. Founder po siya ng grupo. Ensure milk po ito para sa inyo, tatay. Maganda daw po ito para sa mga kagaya po ninyo, para kahit hindi po kayo kumain ng kanin, full nutrients na po siya, madaming sustansya. Opo. Ayan. Salamat. Pwede nyo po itong timplahin, tatay, bago matulog at saka sa umaga. Opo. Meron pa po tayong isang sponsor, tatay. Galing po ito kay Kuya Paul. Bali 2,000 po ito. Para makadagdag po sa pambili po ninyo ng gamot po ninyo, tatay, no? Opo. Tuloy-tuloy po yung gamutan po ninyo. Opo. Okay, ito po, tatay. 2,000 po. Salamat kay Kuya Paul, itong binigay niyo na pandagdag ng bili ng pambili ng medisina. God bless Kuya Paul, tatay po, Kuya Paul. Sa akin na mga yan, pagpasalamat din kay Tita Merly at kay Kuya Paul sa mga binigay na suporta, gaya ng pira at saka itong insured kay Tita Merly. Malaking tulong ito na makadagdag pambili ng ano, ng medisina o gamot sa mister ko. Kaya malaki din ang papasalamat ko na kayo sana lagi naman makatulong din sa iba na tulad sa amin na nangangailangan. Nagpapasalamat ako buong puso at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Yep. Dahil kayo ang ginamit na ibinigay na makatulong sa amin, sa aking mister din. Kaya aking masasabi na God bless sa inyo, Tita Merly, at saka kay Kuya Paul, at saka din kina Pony, at kay Kuya Arthur. Thank you po. Maraming salamat po. Kaya God bless sa inyo. Okay. Ang mga kabutihan. And guys, masaya po tayo na patuloy pong gumaganda at nagiging okay po ang kalusugan ni Tatay Bibinsyo. At naway, Tatay Bibinsyo, patuloy pong ating pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon po, no? Amen. Siya po ang magbibigay sa atin ng mga biyaya sa araw-araw po nating pamumuhay, no? Opo. Okay. Nagsisimba kami palaging linggo-linggo. Mabuti ang hindi nakaka ano, nakaka awan kay yung nakakalimot. Nakakalimot. Opo. Kasi sabi ng minsay sa linggo, ang hingalimot, lilmuton, ang minsayan Diyos, ang mga ano niya, ang mga bilin, hindi kalimutan. Kumbaga yung salita ng Diyos, lalo nating palaganapin, sa ganun mas maraming magbalik loob para po sa kanya, no? Opo. Okay. Pag labas ko sa galing sa ospital, nagbisita ang pastor ko sa aming bahay. Ah, ganun po. Sinabi ko kay pastor na kung makalakad na ako, magtitestimony ko na yung ginawa nila Kuya Pony at saka si Kuya Arturo, na sila ang nakapunta sa amin. Yun ang dahilan na ako'y nagpatingin sa doktor. Kasi kung ako lang, ayaw ko sumama sa aking mga anak. Kasi tatawagin nyo na COVID. Opo. Yun ang inaayawan ko. Pero kay dumating man sa Kuya Pony, yun ang ginamit na instrumento ng Panginoon. Yun,
na ano na lang ako sa sabi ni Kuya Puni nga, tatay, magpagamot ka, magpakuan ka, magpa-x-ray. Yun ang nasunod ko. Kasi parang akong na liwanagan na ang mga salita ng Diyos, na ang Diyos na ang ating lakas, siya ang mga taga panalipod ng ating buhay, siya ang ating gabay. Yung nasunod ko yun, nagpa-check up at saka nagpa-compine. Okay. Salamat. Lord. Salamat, Lord. Si Tatay Bibensyo, guys, ang nagpapatutuon na talagang buhay po at kasama po natin ang ating Panginoon sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. At dahil po sa mga instrumento ng ating Panginoon, kagaya po kami, kagaya po ng mga sponsors po natin, nabigyan ng panibagong pag-asa at buhay po si Tatay Bibensyo. Opo, amen po. Maraming salamat po sa inyo po. Maraming salamat po kay Tita Merly, kay Kuya Paul, sa lahat ng sponsors na walang sawang nagbibigay ngiti at pag-asa sa ating mga kababayan. Ganon din po sa lahat ng subscribers, sa panonood po ninyo ng videos po natin araw-araw. Yung hindi nyo po pag-skip ng ads, guys, malaking tulong po yun para po sa ating mga gawain sa ating kababayan. Ayan, guys, nakapaghandog naman po tayo ng suporta at pagmamahal para po kila Tatay Bibensyo. Naway patuloy po tayong gumawa ng mabuti, maglingkod at kumalinga sa ating mga kababayan, dahil naniniwala po tayo, guys, na lahat po ng paglingap na ginagawa po natin sa ating kapwa ay meron po yung gantimpalang nakalaan ng ating Panginoon para po sa ating buhay. Hanggang sa susunod, guys, ingat po tayo palagi. Malaking pagpapasalamat po sa inyo po, lalo na po doon sa mga sponsors na talagang pinakikita nyo po yung pagtulong nyo po sa ating mga kababayan. At kami na po ang bahalang magpaabot doon sa mga taong dapat natin tulungan. Kami na pong bahala ni Sir Puni po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat po. God bless po sa inyo, guys. Ingat po tayo palagi. Hanggang sa susunod po. Bye-bye! God bless po. Ingat po kayo dyan. Bye-bye.